Yung mga boss, Toyota Innova. Kakabitan ko siya ng paglight. Pero yung paglight niya ay GPNE, yung pang Toyota. So check natin dito sa kabila. Yan. So wala pa siyang naka-install. So ipakita ko sa inyo yung GPNE paglight. Ito yung ikakabit kong paglight projector. GPNE. So check natin. So pag binuksan natin, may cover pang isa. At syempre may sobre, oh. Bahala na yan. Hindi ko natitignan yan. Tapos ito yung pinakang paglight. Yun, oh. Maganda ang packaging nila ngayon, ah. Mas lumiit. Yan. So ito ay may high and low. Ito yung high and low niya. Tapos ay... Oh, may socket na din. Pang Toyota. Ganda. Okay. So, ito yung spotlight. Yan. So, ang gagawin ko, kakalasin ko na muna ang ano nito, bumper. Pakita ko sa inyo kung paano kalasin yan. Okay.
So dito nakalas ko na mga boss. Ang ano niya, ang mga tornilyo niya, pakita ko lang sa inyo. Una kong kinalas yung sa ibabaw, sa dalawa, tatlo, apat. Tapos ito na yun. Bawat tornilyo, katulad dito, yung tornilyo dito, dito yung sa panggilid, sa dalawa. Okay, so dun sa kabila, check natin. Same lang din yun sa dalawa. Tapos yan, bawat pyesa, bawat tornilyo dito ko nilalagay yan. So ito, magkabilang gilid. Tapos ito, ito yung sa mga ibabaw. So yung tornilyo dito, 4, 5, 6, 7. Yung tornilyo sa loob. Tapos ito, ito naman nandito sa part na to, pang ilalim lahat yan. So dito naman sa ilalim, makikita nyo, tatlo dito, tapos tornilyo dito, isa, dalawa, tatlo. Kita ba? Ayun. Isa, dalawa, tatlo. Yan, ito. Tapos tig-tatlo dito sa fender line. Tig-tatlo dyan. So, anim, pito, walo, siyam. So, dito, siyam na tornilyo yan, pang ilalim lahat yan. Pang ilalim, pang ibabaw, magkabilang gilid. Tapos dito, kung paano ko nakalas yan, inangat ko lang ito dito. May dinukot ako dito ang clip. Yan. Dukotin nyo yung clip para pagka naitulak nyo sa loob, mag-release yung clip papunta sa labas. So, matitigas lang naman dyan yung dito eh. Makikita nyo yung dito. Yan. Ito. Sa dalawa, tatlo. Yan, tatlo na yan. Yung clip na tatlo na yan. Okay, magkabilaan yun. Tapos, pagka nakuha nyo na yun, naiangat nyo na, madali na dito. Kasi kaya nyo nandukutin dito sa tapat nitong busina. Okay? So, babaklasin ko na itong buong bumper. Oh, kalas na yan. Yung mga boss, at dahil nga nakalas ko na yung bumper, yan. So, tatanggalin ko lang ito. Itong cover na ito. Tapos ito namang ating paglight na pang Toyota na GPNE ay sakto-sakto naman dyan. Yan. So, yung tamaan ng kanyang tornilyo sa dalawa, tatlo. So, wala siyang kasamang tornilyo, ako na lang magpo-provide. So, kung magkakabit naman kayo ng mga original na paglight, so, ganyan din ang sistema. Kalasin nyo yung bumper. Kung paano ko tinuro, kakalasin nyo yun. So, dito, tatlong tornilyo lang ang kailangan. Doon sa mga original na ano, yung mga nabibiling mga punter ba yun? Punter, paglight. Yun, yung mga kasama ng tornilyo yun. At may wiring na din. Dito kasi sa ikakabit kong GPNE, paglight assembly lang ang meron. Walang wiring, kaya magwa-wiring ako dito sa kanyang sasakyan. At magdadala ako ng wire papunta sa loob para doon sa switch. Okay, so ikakana ko na muna ito. Kakabit ko na muna itong assembly. Tapos magdadagdag ako ng socket connector para dito. Para pagkakahalimbawa kakalasin ang bumper, plug and play siya. Kasi magtatap din ako ng switch dyan para sa high beam eh. Pakita ko na sa inyo. Para dito yun. Yan, ito kasing paglight na ito may high and low. So ayan, mag-ano na muna ako. Kakabit ko na muna ito para wiring naman ang kasunod. Yan mga boss, ganito naman ginawa ko. So dito sa connector socket, nilagay ko na yung para do sa plug nung paglight. So kahit mag-upgrade si boss ng ano, ibalik niya sa standard na H11 bulb yan, nakaabang na yung socket niya. Hindi na babaguhin. So dito, connector socket, in case na baklasin ng bumper,
ganun pa rin yan. So dito, may label yan, negative. Ayan. Binalutan ko na yan ng tape eh. So dito, negative. Tapos sa kabilang dulo, ayan, may negative din. Lalagyan ko na yan relay na ano, 30 amperes. Tapos itong nag-iisang wire na ito, ito na yung source para itatap ko dito sa high beam. Para dun sa projector paglight. Ayan. Tapos dito, negative no, projector high and low at positive. Yung negative niyan isinama ko na dito. Kasi positive source naman yung high beam niya eh. So ayun, isang source lang yan, iakyat ko dito sa headlight. Ayan, connector socket siya. Ganyan na setup. Tapos yan, iniabay ko yan dito. Ayan. Tapos dito, ayan, magka-cross yan. Tapos dito, nagbutas lang ako dito sa plastic. Tapos cable tie. Tapos hanggang dito. Tapos ganyan na setup niyan. Dito sa kabilang dulo, may label din ako ng negative. May tape. Para pag tape ko dyan hanggang dun, may label din ako doon sa pinakadulo ng wire. Yun nga pala, hindi ko pa pinuputol yung wire doon. Tapos yan, same lang din doon sa isa. Yung nag-iisang wire na dilaw, ito yung source ng high beam. Tapos dito yung socket, yan, diretso na yan. In case na magpalit si bossing ng ano, ng bulb, may source na tayo dyan. Okay? So ayun, ganyan yan nakalagay. Diretso pa rin siya. Kahit magpalit si bossing ng paglight, diretso pa rin yan dun. Same lang dun sa kabila. Okay? Ayan. Hanggang dito lang din yan eh. Ayan. So pagka nagpalit si boss ng paglight, H11, plug and play lang din dito. So hindi na para baguhin pa yung wiring ko. Ayan. Okay? So i-missing ko na lang ulit ito, tapos magtatap na rin ako sa positive source ng high beam dito. Yung sa paglight, okay na. Naikas ako na yun doon. Yung mga boss, naayos ko na yung wirings dito. So ito, yung wire, itatap ko na lang yan dito sa positive ng high beam. Pati dito sa kabila, ganun din. Ito, itatap ko na lang dito. Iaayos ko na lang ng linya yan dito sa wiring na to. Tapos dito yung relay. Yan ang setup. Siyempre yung ground. Yan. Rekta sa battery. Titapan ko pa yan. Tapos yung 87, yan, para dito na yan sa positive output. Yung 30, number 30 ng relay, may fuse, rekta sa battery. At yung number 86, ito na yung dadaling ko sa loob. Yan, itong mahabang wire na to. Ito na yung switch galing sa park light. Siyempre, with push button switch. Yan, tapos dito, yung holder ng relay, nilagyan ko ulit siya ng label. Para kung sakali man, hanapin yung Foglight Relay. Yan, may pangalan siya. Foglight. Okay? So, yun. Maglilinya na lang ako papunta doon sa loob at itatap ko na rin ito. I-missing ko na rin yung mga wirings niya. Titipan ko yan. Tapos dito, yan yung kagandahan ng may socket. So, kapag halimbawa pinull out yung bumper, plug and play lang siya. Pati doon sa kabila. Okay, i-missing ko na to. Tapos ilalagay ko na dito sa part dito. Tapos dadaling ko na dun yung wire. Diyan ko na ililin niya. Okay? So, ayun mga boss, tapos na. So, ito yung relay. Dito ko na nilagay. Ito yung fuse holder. 10 amperes lang muna nilagay ko. Tinitesting ko pa naman eh. Tapos dun ko na yung nilusot. Dun. Abayan nyo lang itong kable ng ito. Sundan nyo lang to. Tapos doon ko nilusot yung wire. Pupunta sa loob. Tapos yan, ito na yung socket niya. Natesting ko na rin yan, okay na. I-adjust ko na lang yung tutok ng ilaw niya. Tapos yung high beam na switch, tinap ko na dito. Tapos ito nga palang headlight, nag-upgrade din ako dyan. Tapos ay ito, okay na din. Tapos dito sa likod, sa bumper, yan, ganyan na setup. Ito kaya inihiwalay ko para in case na mag-troubleshoot ako, mabilis ko lang gagalawin. Di gaya bagay, nakabalot lahat ng tape yan. So pagka check natin, babalat na naman tayo ng tape. Yan, diyan ko na nilagay yan. Check natin sa loob. Dito naman sa loob, ganito ang ginawa ko. Tatlong wire. Yan, ground. Galing sa labas, pa
papunta sa relay, tapos ay park light switch. So yung ground, dun ko na nilagayan. Ayun, nakita nyo. Ayan, o, terminal na bilog. Tapos ay yung galing sa labas ito. Ayan. Tapos yung park light, dito na ako nag-tap sa park light. Pag binaklas nyo itong panel na to, makikita nyo dito itong socket na itong maliit. Ayan, ito. Ayan, itong socket na to. Kulay blue ang park light yan. Ayan. Pero gumamit pa rin kayo ng test light para sure ball. Susundutin nyo lang yan. Ilagay nyo yung tester nyo yung kabila sa negative ground. Tapos sundutin nyo yung blue. Tapos ay ipark light nyo. Pag umilaw yun, parang ganito. Pagka umilaw yan, yan. At pag pinatay nyo yung namatay, so ibig sabihin, park light source yun. So yan. Ayusin ko na to, i-missing ko na to. Tapos dito ko na ilalagay yan. Pag ganyan yan, siguro sa banda rito sa sulok. Banda rito sa loob. Okay? So yun. Bubuhin ko na pati yung bumper, tapos ay testing tayo. Ayan, ganito naman yung ginawa ko do sa switch. Ayan, ganyan na itsura niya. Ayan o. Okay, so ganyan ang itsura niya. Tapos ay ibabalik na natin yan ang papagayon. So, kita nyo naman, umiilaw. Ayan, tanggalin natin yung ilaw. Ayan. Okay. So ayun, bubuhin ko naman yung bumper. Okay na ako dito sa loob. I-missing ko na lang yan. Okay, malapit na itong matapos itong Innova. So, upgrade ng headlight, install ng paglight, GPNE. Yan, so isasalpak na lang namin ito.
Ayun mga boss, ayos na. So, ito yun. Upgrade ng low beam, high beam. Dukot lang yan mga boss dito. Basic na basic lang yan pagka kayo magpapalit yan. Tapos, kapag ka hindi umilaw, halimbawa, isinuksok nyo ito, socket. Pagka LED at hindi umilaw, baligtarin nyo lang polarity. Dito kasi ang positive nyan, kulay puti. Ito yung high beam. Yan. May label naman yung LED natin dyan. So, pagka hindi umilaw, baligtarin nyo lang polarity. Kahit dito sa low beam, ganun din. So, dun sa kabila, same lang din yon. So, ito na yung itsura nung paglight natin. Yan. Okay, dun sa kabila. Okay. Yan ang itsura nun. Check natin yan. GPNE. Yun, no? Okay, so, titestingin naman natin ngayon. Tapos dito, kailangan pantay yung LED light natin. Kailangan nakatayo na ganyan. Kasi merong naglalagay niyan, medyo nakatagilid or pa ganyan or pa ganito. Kailangan pantay, nakatayo na ganun. Dito, ayan, nakatayo. So, check natin yung ating ilaw. Headlight. Hindi pa pala headlight, paglight pa lang pala yan. Okay, headlight. Yan. So, kita nyo naman yung tama ng paglight niya. Titingnan pa natin yan kung sakto na yan. Pero yung setting ko niyan, goods na yan. Pero kung mabababa ang pasibosing customer or matataasan, pwede pa natin i-adjust yan. May adjuster pa doon sa likod. Okay, dito sa kabila. Yun, oh. Kita nyo naman. Yung titingnan ko kung ma-upgrade ko pa yung park light niya. Kasi siya lang yung naiiba eh. So pag nag-high beam tayo dyan mga boss, sasama din yung paglight natin. Ayan, pansin niyo. Okay. Yan, naka-high beam din yan. Ayan o, oh, naiiba lang talaga yung park light niya. So ayan yung kanyang liwanag. Nakita niyo yung parang may guhit na yun. Ayan, pag naka-high beam or low beam, same lang yan. Magandahan nito. Ayan yung parang may bilog na yun, yung spotlight. Pag nag-high beam, kasama din yun. Parang nakaganon siya. Ayan o. Okay. Ayan, kitang-kita yung ano, liwanag nyo. So, titignan pa natin yan mamaya kapag pinarking doon sa labas. Okay. Pero, tingnan natin kung maganda ang tama niya. Daytime pa kasi. Ayan, okay. Tapos yan, may switch din dito. Ayan o. Okay. So, ayun. Patayin ko na muna. Yan. Tapos na ito. Okay. So, ipakita ko lang sa inyo yung mga ikinabit kong ilaw. Okay. Dito sa headlight, sa low beam. Yan. Sa low beam niya, H11, GPNE. At sa high beam naman ay 9005. Cobra naman siya. So, low beam at saka pag light GPNE. Ayan. Okay. So doon sa pag light, projector lens, projector pag light. Ayan, yan yung mga ikinabit ko. Okay. So picture na natin para angas na angas sa malupitan. Ayan, hindi nga lang maganda ang pagkakadali. So ayan. Yan yung mga ikinabit natin dito sa Toyota Innova. So yun. Ayos ito. At syempre kung bago ka palang nakapanood ng videos ko, like and subscribe naman dyan mga bossing. Tapos ay ano nyo na rin yung aking page. Mas malimit ako mag-upload dun. Dito kasi sa YouTube malimit ay tutorial. Pero dun sa page ko, mas malimit ako mag-upload dun. Everyday install. Yan. Okay? So, ayun. Thank you.